content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. About 6 hours ago, 7 hours ago, so kagabi, nag-post itong si Yuli Villamil. Siya yung private nurse ni kapatid na Ellie. I like her vlogs about ADD and gusto ko lang i-share ang experience ko sa pagiging worker at seminaryan sa Apalit noon. So, sabi niya, pinagyayabang mo na nagmalasakit ka sa gawain, talking about Yuli, pero di mo nagawang mangutang pang tustos sa gawain, kundi puro kahakot ng pakinabang. Hindi ko guess yun. Sabi niya, hindi mo nagawang mangutang pang tustos sa gawain. So, pinapangutang pala ang pang tustos sa gawain. Yun, kung meron kayong gustong sabihin, gusto nyo makasal sa podcast, para naman may makausap ako dito, i-message nyo ako para mag-set up tayo ng date na mag-usap lang tayo online and i-upload natin para hindi lang ako yung napapakinggan nyo dito. Tawa ko kay Brad Jocelyn. Parang, 38 years na ako dito sa iglesia, ngayon pa lang natutulog ko na dapat iba-iba pala sa pub. My God! As early as 2004, 2005, tinitext ko na yun. Ingiti-ingiti nila. Parang, deep inside, they're just playing along na lang eh. And marami ako nalaman ng mga secrets sa loob na iglesia, just like this on this picture. This is a Netflix miniseries. It's called Keep Sweet, Pray and Obey. So para bang magdadasal ka and without thinking, you just obey. And then keep sweet, darling, parang ganun. So, then meron tayong kasama ngayon si Brother Jay. Or JT na lang. Tawag ko sa'yo. Happy SPBB! July 1, 2, and 3. Atin ba kayo? SPBB. Anong SPBB? Nakabutan ko, ano eh. Pasalamat ang buong kapatid. Oo. Ano to? Special... Ano po yan? Sige, go. Special... Ikaw, sige bro, alam mo. Special pasalamat ng buong bayan. Taglish. Pero ano bro, base sa pag-aaral namin talaga, hindi naman yan talaga yung ano, pagkaing halal. Hindi naman yan talaga inano sa Diyos-Diyosan. Meron akong nakitang aso na nililibing dito na kumukurap-kurap pa. Ibig sabihin, buhay pa ito. And, teka, panoorin mo natin para makita nyo. Nililibing dito ng buhay, boss. Buhay pa yung aso nililibing nyo eh. Nililibing, nabay lang namin dyan. Pag- Hinukay nyo, nililibing yan na oh! Hindi ko namatay lang sa bintang baka natin. Boss! Pinagpap, aso! Buhay pa nga po oh, tingnan mo! We have a very special guest, Sis Grace Barrios. Hello po sa inyo. Hello, good evening everyone. Good evening to Brad and Brad Bacoli. Kahit anong mura ko kay Soriano, kahit anong atake ko sa lahat ng MCGI nila, lahat ko na nga eh. Pero tahimik sila. Pansin mo pa rin na maangas siya magsalita. Mm. Pero yes. Mas maangas ako sa'yo, Daniel. Wala ka na. Hinamon mo ba si KD? Malimit na, matagal na, 5 years na. Di pa rin nagkukol. Wala. Grabe. Bahagang buntot niyan. Yan yung problema eh. Alam mo, yung nangyari, pinanganak ka, bibinyagan ka, di ba? Babayaran mo. Tapos kumpil, tapos kasal. Tapos eh, yung tag-iisang bayad lang na bayad yun. Ito parang habang buhay. Ito habang buhay. Tutulong eh. Sa dami. Eh, may bagsakan pa to, di ba? May bagsakan pa. Lalo na ngayon yung KBR camp. Oo. Na linggo-linggo umiikot sa mga distrito.
Yung magdala kayo ng ganitong bilang ng kapatid, ang isa kasi sa mga turo ni Kristo, ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Mm-hmm. Na yun din naman ang ginawa ni Brother Eli. Never siyang nanghingi ng pera sa mga expo. So pinagtataka ko naman, bakit yung SK na pagkakatipon dapat ng mga kapatid na libre, si Kuya nasa KBR camp. So, hindi man nila letrahan na yung bayad ng KDR camp para sa SK. Pero para makanood ka ng live ng SK, magbabayad ka. This is about Albert Einstein. Kilala niyo naman siya. Whenever he gives lectures to US universities, merong palaging question na tinatanong yung mga students sa kanya. At ang pinakamaraming ulit na tinanong sa kanya is the question, do you believe in God? And isa lang yung answer niya. Ang sabi niya, palagi, I believe in the God of Spinoza. May pinatupad si Bes na aral sa ministeryo na no sex the night before destino. Ama yan. That's verified. Yung pa-office mate ko na sinasabi ko sa yung dating worker. Mm. Ano talaga yan? Nasa rule nila yan. Ikaw, sarap po. Do you believe in St. Paul? Actually, hindi na ako kagaya ng dati na ano, nabuo yung paniniwala ko kay ano, kay Apostol Pablo. Since, di ba nga, umalis ako sa iglesia, nagkaroon ako ng ano, ng ibang perspective sa Kristyanismo. Okay, feliz muna tayo sa lokal ng Reddit, mayroon tayong 800 plus members. Yan, diyan tayo kumukuha ng ano, maraming balita. I cannot escape the future reality na eventually aalis din ako. It scares me. It terrifies me for that future. Ang weird nung ano, hob na yan, no? Di ba kayo nawi-weirdan dyan? Parang pinagsugalan nila si ano? Yeah, it's weird. It is. Kasi, if you're all-knowing God, alam mo naman magiging tapat si Hob. Bakit hinayaan mo pa siya mag-suffer, di ba? Oo. You know it. To prove a point? Yeah! It's ridiculous! Okay, sino kay NP nga dyan, bro? Si Halukay Ube. Halukay Ube? Yan. Oh, siya yata sa US, maganda eh. Magandang kwento ko dyan. Si Halukay, napuntaan ko yung bahay niya noon. Kasi kasama ko yung OIC. Pinag-drive ko siya. Pumunta kami sa bahay niya. Maliit lang eh. Halukay Ube? Oo, pinunta namin sa bahay. Oh, nice. Maliit lang, parang apartment lang yata yun. I'm not sure, pero maliit lang na maayos tingnan. Eh, ngayon yung ba? Ngayon, yung bahay ni Kayube? Naku po, laki-laki ng bahay nun. Oo! Oh. Mga malalaking sweldo. Wow! And provided kaya yan ng iglesia? Or may work ba siya? May business, ganon? Saan siya kumukuha kaya ng ano? Yung dito, nung buhay pa si Ibes, ano yun eh, talagang labas-pasok siya ng Brazil sa dito. So parang hindi ko alam kung weekly o monthly. Kasi may mga pagkakatipo na wala siya. Brazil siya. O silang susulpot. Wala susulpot. Pero nung ano na, lalo yung COVID, nandito lang siya kasi hindi kami nakikita. Wala na mga lokal ngayon eh. Good afternoon po sa inyong lahat. True Faith. Hello po. Okay, magandang hapon po sa mga milyong-milyon tagapakinig ni Broccoli TV. At marami pa kayong aabangan sa podcast ni Broccoli. Wow, may ganun-ganun pa. Anep. Okay, so ba't mo naman naisipan na sumali sa aming podcast? Well, alam mo naman ang isang Kristiyano, no? Sabi nga, huwag tayong mapuot, no? Kung ang kaaway nga pinapaibig, eh. Lalo na pa kaya yung mga dating kapatid tulad ninyo. Yung mga katulad ninyo, inaagaw pa sa ako, eh. Kasi hindi pa naman talaga kayo na kalaban at although sumalaban na kayo sa aral, pero still, sa puso namin, kapatid pa rin kayo. Ano po ang katungkulan mo sa iglesia, bro? Ordinary member lang po ako, isang batang makulit lang po. Siguro, dahil sa pagmamahal sa Biblia at dun sa aral at salita ng Panginoon at sa MCGI na aking bahay, ay pinagtatanggol po natin. Hindi ako nakipag
pumasok dito para makipagdebate or para mangaral, no? Mm. I came here to make more friends. Yes. Yep. Okay. So hanggang dun lang. So, paano ko kayo magiging kaibigan? At paano magiging maraming kaibigan kung ibablock ko na kayo? Ito, Propeta, have you tried to cascade that thought kay Daniel Rosson? Kasi mas ang ganda ng katwiran mo eh. Ganito yung nararamdaman ko kay Brad, True Fate. Hindi siya ganong solid-solid na maka-KDR na fanatic. No? Kasi lumalapit siya sa atin eh. Yung level natin ng ano, yung mga sinasabi natin dito, feeling ko, sabihin ko lang, natin si Yuvali. Yeah, go. Okay. Yung sinasabi mo hindi tayo solid, solid po tayo. KDR? Yes, solid po tayo sa aral ng MCGI. But, nalawak yung perspective natin. Kilala mo naman si Charles Darwin. Okay. Oo, kilala ko. Okay. Baka nasa yung missing link kasi nahanap namin. Actually, hindi ako more on Darwinian ang pagkain. So, kanino ka? Wala. Actually, the way... Ako bagay kay Apollos? Kasi, para tanungin mo, at itanong mo, at questionin mo yung Diyos, may sumagot na ba sa'yo? Itanong mo sa akin, sasagutin kita. Itanong mo kay Trufe. Ayun. Ako, usap mo lang sa akin yung Diyos. Ganun okay. Sige, gusto mo makausap yung Diyos? Trufe. Ayan na, ayan na. Papakausap na daw sa'yo. You don't have to wear fair God. Sige, ito na. Speak here. Ngayong recording dito. You don't have to explain. Huwag mong basahin sa Biblia. Hello. Sige, pakausap ko sa'yo. Moderator. Kumalma kayo. Kumalma kayo. Kaya talong. Kidlatan mo daw. Kumalma kayo. Ay, true fate. Ano? Kaya talong. Ang ano ko sa kanya is fuckboy. Dito pak siya pero fuckboy siya. Pwede ba yun sa iglesia? Dito fuckboy? Ikaw, di ba ako yung talong? Tapos, yung dito fuckboy na yun, wala pang ano ha, nung nawala na kami ng affair, kaming dalawa, may pinalit siya panikibutas sa akin kasi hindi ko mabigay yung pagkasarili ko eh. Siyempre, conservative ako ng that time. Nung time ko, nung kasama na ako na nagbabay-bahay, sabihin natin na may kinuklose kasi kami, so kailangan namin magbay-bahay, ganyan. Talaga? Nakasama ako, oo. May isa akong kapatid, ang alam ko kasi dun sa kapatid na yun, may peso sila sa palengke. So parang, okay naman to, mahihingan namin ng to. Grabe, pati pagpunta namin sa bahay, yung palang pesta sa palengke ay, as in, latag lang. Oo. Yung nakalatag. Mm. So, akala ko naman, ano siya, yung talagang may... Nung nakita ko, naawa talaga ako. Parang... Mga gulay-gulay ng tindahan. Alam mo yung... tapos, alam mo yung dudukot siya ng... Naiyak ako. Dudukot siya ng bariya sa, ano niya, sa... Yung, alam mo, yung body part na gano'n. Tapos, iaabot niya. Parang, atas ang saya-saya niya. Siyempre, siyempre, alam niya na ano yung kabanalan yun. Oo. Siya nang bariya. Ang dumi pa nga nung pagbebente, hindi tinanggap namin. Kinabukasan, umiram ako sa cover ko. Binalik ko dun sa kapatid yung binigay niya. Nung una ayaw niyang tanggapin, sabi ko, okay na po pala. Yun ang sinabi ko. Ay, okay na po pala. Ba't ko binabalik? Pero, gabi talaga na hindi ako nakatulog. Kasi sabi ko, parang nakakaawa na itong mga to na... sila, para silang na-hold up na, parang doon ako, sunod-sunod na, parang nag-iisip na ako, na parang hindi na siya ano sa ano ko. Kumbaga, kalooban ko, may hina. May mali, hindi may na, mali, no?
Oo, parang may mali. So, kuya, bakit po nung isang araw, awitan pa lang, nag-texto ka na agad? Dala ng lugso ng puso dahil humihina na ang abuluyan. Konti na lang din ang tumatangkilik ng ng angels ko. Kaya kailangan ko talaga mag extra effort sa panggagancho. Ay, hindi. Pangangat. Ah, sige. Mamumura niyo ako. I-play na yung video ni Kuya Talong. Ako, mamumura niyo ako. Ad pro. Ad pro, pakita na. Naghahandog po siya ng pasalamat, kaya po siya sumasayo. Kanino ko lang ginawa. Si Chatro Kuya Talong. Alhati. Itings na Chatro. Karat. Yan po ba talaga yung step niya? Nalalang po. Parang yung The Problem of Evil. Bakit ang Diyos walang ginagawa? May pinapatay doon sa kabilang dako, walang ginagawa ang Diyos. Hinahataan niya lang. Hindi ko nga alam eh, paano na justify ng mga naniniwala sa Diyos yung ganong klase ng gawain na nakikita mo isang bata, ang babae nire-rape. Ang laging defense doon ay God's plan. Oo, tsaka pagsubok mo yun. Yun nga, hindi ka naman pagsubok na hindi mo kakayanin. Tapos ayaw, paano mo kakayanin kung patay ka na? Eh, nakalimutan pa akong ikwento sa inyo yung about dun sa isang TK coordinator. Sayang, hindi ko nasingit yun. Maraming matatawa dun kasi one time nun, sabi niya sa akin, yung after niya mag-confess, sabi niya, uy, alam mo, maganda gising ko. Sabi ko, bakit po, Brad? Sabi niya, alam mo ba na nagilip ako, you and me, kinasal tayo. Okagi moves! Galing ah. You've been kapatid for how many years? Active ka ba? Yung sex life ko lang active. yung sa atin kasi dati, trip-trip lang to. Parang katuwaan lang. Pag-usapan natin. Yung sabi ko sa iyo, Broccoli, na yung ginagawa nyo, may sense yan. Itong podcast nyo. Like, isang kaluluwa lang ang makonvert nito na magduda sa MCGI. Worth it tong puyat nyo. Lahat kayo dito sa podcast na to, saludo ko sa inyo. Pagpatuloy nyo yan. Kung ano mang matutulong ko, kung pwede akong gumawa ng anything. Gusto ko nang gumawa ng 80s na podcast din, pero kailangan ko ng co-host na medyo masaya din eh. Pero kung itong Broccoli TPS tawag dito, maging more than once a week sana. Kasi talagang inaabangan ko to, mga Brad. Oo nga. Sabi ko nga kay Broccoli, nagda-trip ako papuntang trabaho, pauwi. Ito yung sound trip ko. Doon, bumanda sa akin lahat. Bakit may ganito? May mga kapatid na walang kuryente. Din si KD na nandyan. Namimigay ng tinapa, bigas, pandisal. Sa labas. Sa mga taga-labas. Oo. Naisip ko, parang napaka-hypocrite naman ito. May mga anim na matanda, bro. Anim na matanda ang nanonood sa lokal. Sabi ko, nandadaya naman ito si KDR. Bakit ganun? Oo, imbis na tulungan yung kapatid. Ano yung sitas na yun? May ganun, di ba? Lalong-lalo na! Gala siya sa isgis. Oo. Hindi naman yan ang inaniban ko sa MCGI. Yan. Yung mukha, ganun. Yung aral lang, Jones. Mas gwapo naman si Kuya Talong kay Kuya KDR. Salamat kapatid. Live chat. May screenshot pa ako na sinabi niya
Bahay daw nila. Bahay namin. Ha? Conjugal? Or conjugal? Ay, but it could mean anything. Baka sabihin, doon ako nakatira. Kaya bahay namin. Ang word kasi, bro eh. Bahay namin. Pero, nagtataka rin ako kay Yuli, di ba? Yung last video niya, ganito yung sabi niya. Marami na kasing issue na lumalabas. Sabi niya. Yung issue na ganito, ganyan. Bakit niya hindi niya diretsuin? Hindi ako bakla! Ganun lang! Good luck! Shipping sa to! Oo nga na. May issue na bakla ko. Oo. Hindi ako bakla! Ganun lang! Oo nga. Ito yung magawa ni Yuli yun. Ang dali lang naman natingin, diba? Kaya nga. Wala kang tinatago? Anong sasabihin mo? May issue dito na bakla daw ako. Pasawa ka doon ang kapatid na ili. Sabi niya, hindi ako bakla. Ganun. Oo, ba't hindi niya tapos, diba? Mayroon ba yun? Tapos ako sa akin. Diba yung last video niya, marami daw ano, nagsasabi ng ganito, ganyan, ganyan. Power effect. Pinapaikot pa. Hindi ako bakla. Ganun. Tama. I would do the same. Kung ako yung pinagbibintangan, I would say the same thing. Naman totoo yan ni Goto, anong nila yan? Mga ganun. He was a worker for 12 years. Wow. Hindi lang basta worker. Regular worker to. Yun, no? Estinato talaga. Yes. Baka nga nakasama ko pa to noon. Nagbibit-bit kami ng mga paninda. Ayan. Let's all welcome Brother Christian V. Good evening po. Welcome. Brother. Natawa naman ako doon na nagbibit-bit ng paninda talaga. Di ba yun ang ginagawa natin dati? Pero tatawa naman talaga. Pagkuha mo na CD sa district. Oh, CD. Bit-bit na yung ano paninda. CD, bangus. Paninda. Nakabarong gardas, may dalang ang bangus, isda. Spaghetti. Nasakwa na si Kuya. Si Kuya wala siya sa mga, meeting namin eh. Wala hindi mo siya makikita. Hindi siya. Sa mga aralan, wala. Minsan nakakatend ako ng aralan eh. Wala si Kuya wala, Daniel. Wala, hindi siya sumasali. Iba diwa niya nun. Iba na diwa ni Kuya Daniel nun. Hindi tumatuloy yun. Kasi si Kuya kasi busy yan sa ano sa program niya sa madaling araw sa umaga sa UNTV tapos sa program niya sa unang higit noon. Kaya excuse siya sa mga aralan, sa mga meeting, mga manggawa na yan. Kaya baka unfair noon, di ba? Di ba kung paano kontensyahin ng iba yung mga ordinary member? Ano ba yung mas importante, yung pagkakatipo natin o yung trabaho? Kaya pinapa-absent pa nga sa iba, di ba? Pinapa-absent sa trabaho para lang makadalo. O tapos siya hindi niya magawang makapunta doon sa aralan. Double standard eh. Diba? Kaya nga, naglilibig ng asa. Buti nga yung ano eh, gumagawa ng buhay eh. Yung sa MCGI, nililibing ng buhay. Kasi pinag-uusapan namin yung ano, yung mga stories sa Old Testament. Kanina lang sa group chat natin. Ang daming mga absurd na stories. Na para sabi naman nila Old Testament yan eh, binago na yan New Testament na. Pero sabi ko, tatay yun ni Jesus eh. Favorite niya yung Israel. Everyone else di ba pinapatay, ang dami pinapatay eh, labas ng Israel eh. May favoritism. So hindi mo pwedeng isa walang bahala yung fact na ano. Ayun, kapatid na potential. Tatay ngayon. Yes. Ang paniniwala ng mga Gnostic Christians, yung God of Old Testament is a bad God. Hindi siya mabuting Diyos. Masama siyang Diyos. Kaya nga niya nilunod eh, kaya yung mga bata. Nilunod niya yung mga bata tuloy. Nilunod niya yung mga tao nung panahon ni Noe. Kung bakit nagpadala siya ng salot sa ano sa Israel. Dapat nagpa-aso si David. Oo, sa kanyang ahas. Paula ng ahas. Humingi ng tubig. Ahas daw yung binigay. Di ba na nalangin sila? Nalangin daw, hingi mo kahit. I have different thoughts about Old Testament and ano yung panahon ni Kristo. Ang tingin ko dyan, yung religion na nasa Old Testament, iba yon nung si Kristo na ang ginawa ni Kristo. Ang ano ko doon, ang opinion ko sa Christ ay isa siyang charismatic religious leader
nung panahon niya na nagkaroon siya ng disciples, na ang ginawa niya, in-associate niya yung sarili niya doon sa Old Testament na ano, oo. Tapos kung may mga disciples siya, yun na yung nag ano nagpatuloy ng religion niya after ng kanyang execution. Oo, pero tingin ko diyan, para sa akin ano lang yun eh, history ng nag-exist si Christ as a religious leader. Pero yung mga hipala, mga ano to, yung resurrection parting of the Red Sea, yan, yung resurrection. I think ano na lang yan, mythology. Kumbaga, pati nga yun, yung resurrection, ang tingin ko dyan, na nung mawala yung bangkay ni Kristo, ang tingin ko dyan, baka totoo yung hinala ng mga Pariseo na kinuha yun ng mga alagad tinago para palitawin na nag-resurrect. Kasi yun ang ano, nakatulat eh, na ano, na yun ang hinala nila eh. Pero kung titingnan mo yun sa, with your outsider eyes ka, may bearing yun, may naglalagay ng duda, hindi yun mo ma-rule out na imposible or hindi nila gagawin. So nabuntis talaga si Mama Mary. So nabuntis talaga si Mama Mary. Yun yung iba. Oo. Kasi for me it's ano eh. Kasi ano, yung idea na yung isang babae, mabubuntis siya nang wala siyang ka-sex. Napaka-logical nun eh. Oo. May magic lang. Nabuntis siya ng Romano, ganun. Nabuntis siya ni Jose. Huwag na nila kayong Lord. Nabuntis siya ni Jose. Sa Israel noon, pag nalaman na, ano, na pregnancy out of wedlock, nung parusa noon? Diba? Kaya ang ginawa nila, ano, they decided na maging sila na bandang huli para hindi mawala ng karangalan si Maria. Hindi siya mawala in trouble. So living partner pala sila. Ganyan yung nangyari. Not necessarily, man, hindi rin sila living. Pero tingin ko na ang nakabuntis din sa kanya si Jose. Hindi nag-condom. Hindi magaling, katulad mo, Kuya Tals. Ikaw magaling. Ikaw ba, ano, Brad Tep, kumakain ka na ba na halal? Good question. Oo, yan, sarap-sarap ng Jollibee ang burger. Ano na, pag ano, nasa aircon ka na, no, na room, aamo yun. Oo. Lalo na, pag yung mga inasal, dalawang taon na taong di kumain niya, simula nung nakapanig ko kay Brother Eddie. Oo. Salamat sa juice. Salamat sa juice talaga. So, assuming, majority ng populasyon ng Pilipinas, MCGI members, hindi nyo ba iniisip na yung mga nagtatrabaho sa Sofitel, sa GMA, mawawalan sila ng trabaho pag binoycott mo? Parang, pinatay mo na sila eh. Economically. Hindi mo selfish. Sila literal na pinatay, pero tinanggal mo sila ng hanap buhay dahil sa pagboboycott na yan. Buti na lang hindi sila majority religion dito, di ba? Oo. Di ba may nakasulat sa Biblia na ano, yung pagkakampi-kampi, parang masama yun? Oo. So, anong pinagkaiba natin sa Iglesia ni Cristo? Kampi-kampi rin tayo, di ba? Ayun yung sitas, Santiago 3:16. Oh, kapatid na rin, pakisuyo naman. Ayaw ni Rain. Sige pa na. Sa pagkat, kung saan mayroon paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Nako. So paano yan? Boycott Sofitel, boycott GMA.
Babagaya sa apalit. Babawar yung CR. Pagumukhang koral ng baboy yung CR. Magkakaroon ng ano doon, yung CR committee ba yun, Brad Broccoli? Ah, yung CR. Yung mga banal na tungkulin. Mas maliligtas yung mga yun. Nakilang pagtungkulin. Kaya pala si Best, no? Kaya pala sabi, oh, kaya pala sabi ni Best, kahit sa CR na lang daw siya. Inom ng ihi ng mga angel. Ah! Ako. Napicturean yung CR, ha? Diba? Pinaw sa Reddit. Yung isang mahabang hallway na. Yung ng baboy na. Black and white pa ang putik. Basang-basa. Maputik. Ewan ko lang ha, di ba, ano nila, parang nirenovate nila yung convenyo. Sana naman yung pati CR nila maayos. Oo, lagyan naman ng flash, tsaka bidet. Lagyan ng bidet pa. Dumadalo ka pa? SPBB ngayon? Third day. Ay, hindi na po. Baka maging tik-tik patawag ka, magdumalo ako kasi ako na nag-declare eh. Iwalag na ako eh. Sabi ko sa worker lang, ipagsagutan na ako sa kanilang dalawa eh. Wow, talaga? Grabe yun bro, nung dumadal mo punta dito sa bahay bro, parang ano bro, walang manes, parang hindi naturuan ng magulang. Talaga? Sabi ko, kasi nag-chat sa akin eh. Sabi, bro, ano na lang nangyayari sa'yo bro? Para bang yung tanong, para bang nakapatay ka? Ayun, ayun. Mabay lang ako. Sabi ko, wala namang ginawang mali. Ba't ako matatakot? Yeah, pag-usap ako ng mahinihin. Sabi ko, bro, ano? Sabi ko sa'yo, usap to kami. Kami lang daw. Pero alam ko, madami silang sugutan. At ganun yan bro, di ba? Pag kung kari may tutol ka na. Parang ano yun yan eh, parang kukuyugin eh. Okay. Yung iba lang. Bro, next time na lang bro, ano kasi di ko talaga feel eh. Kasi ako talaga mag-usap ko talaga kasi parang problemado ko. Parang may duda ako sa aral na ayaw pag-usapan muna. Oo. Ayun. Kasi ilang beses lang pumunta sila sa tindahan, eh wala ako nung sakto. Malis ako nun. Sinabi na lang sa amin nung kapitbahay, may pumunta dito, ano, step, na ano, isang nakapalda, isang, basta yung pala, yung kalokal namin dito. Nakapalda. Tatlo ang bahay nila nung dalawang isang kapatid na lalaki, biglang nalang pumunta. Bigla silang pumunta sa bahay, parang kukuyugin na, bro, anong nangyari sa'yo? Nantong aral, huwag ka magduda. O, plan dalaw. Bro, parang, alam ko na nalabihin nila eh, pag ano eh, nakuyog na ako eh. Yung beses, tapos isang araw pumunta sa shop, nasa labas, akala ko, customer. Sa shop? Totoo. Oo, bro, talagang hinintay talaga ako. Mula harapon yun, akala ko customer lang eh. Akala ko may isa siyang requested na customer. Ganun kasi pag may hinihintay na customer, kahit pa may libre na, hindi naman yan ang barbero mo. Hihintay mo yung barbero mo matapos yung gabi. Hanggang gabi, nagsara ko na, nagpatay na ng ilaw sa labas. Parang ano ba, alas 4 pa ata nasa labas na hanggang alas 7. Hinihintay talaga ako. Grabe. Eh ako naman, parang di ko alam mararamdaman ko kung magagalit ba ako o maaawa. Naghintay talaga siya sa akin sa labas. Eh, sabi ko, bro, ba't di ka nag-chat sa akin? Parang nag-usap tayo ng maayos. Di mo ko hinihintay sa labas ng ayos. Only have control of your own life kung lahat ng decision mo eh hindi na sila ang factor. Then you're free. Agree. I think it takes time. So Brad Mel, give it some time. Sarap ng kick and joy. Tsaka yung yum burger. Oo nga, masarap nga. Nung ano, yung na nakakain lang ako ng chicken and joy ulit. Nung time na ano, nakasama ko yung mga kaklase ko, nung first time na nag-meet kami, dahil nga di ba nagka-pandemic, doon lang ulit ako kumain. And I was talking to my classmate. Sabi ko, alam mo ba, 3 years ko tong hindi kinain. Sinabi ko, ha? Nagulat yung kaklase ko, bakit 3 years mong pinagkakait sa sarili mo yan? nung moment na yun, kasi it struck me that time, nung kumakain ako. Ba't ko nga ba ito pinagkakait sa sarili ko eh? Kumbaga, there's nothing wrong with this naman eh. Uh-uh. Imagine na ano, God's wrath will be put on you because you, kinain mo to. Diba? Parang hindi naman siya ano eh. It's more of, yun na nga sabi nga, psychological lang yun. Mm-hmm. Pang sa psycho lang yun sa'yo eh, para okay. Makontrol ka. Kain ka lang ng, kurot ka lang ng ano, balat. Tinikman ko, gagi, sarap ko. Sarap. Ko. Pero magulo din kasi yung turo na yun. Halimbawa, yung ano, baliwag chicken, hindi daw pwede. Tapos sabi naman sa kabilang lokal, pwede daw. Hindi, ewan. Ano lang naman yun eh. Magulo kasi yung doctor nila nun eh. Nung binasa ko ulit yung verses na pabot sa pagkain. Ang reasoning kasi nun, kasi kung kailangan mong bumalik sa ano eh, sa panahon kung kailan yun sinulat eh. Sinulat yun ni Paul per century. Ang norm pa nun sa Corinth ay
meron kasing mga ano noon eh, may mga stall sa Corinth, nagbebenta sila ng mga karne, ng mga pagkain. Na hinandog muna kay Artemis bago ibenta. Inang issue eh. Inang issue eh. Tapos meron ding mga kaanib doon sa mga Kristiyano din sa Corinth at that time. Na siyempre hindi naman lahat ng friends nila ay Christian. So minsan ini-invite sila ng mga non-believer nilang kaibigan o para makikain, ganun. Tapos ngayon, ang nagiging issue, diniscuss ni Paul yun sa chapter 8, sabi niya, alam natin na ang mga Diyos na to, ano, walang kapangyarihan to. We all know na, di ba sabi niya, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lang. Eh kasi, ang context ng nangyayari sa Corinth, kapag nakita ng isang bago lang, sa, kunwari, bagong Kristiyano lang, eh kumain eh kaya ito sa pista o kaya sa inihandog ng Diyos Diyosan. So, di, He will treat it as something na hiniandog nga talaga sa Diyos-Diyosan. Pero dun sa mind ng kumain na yun, komo sanay na siya, komo alam niya yung kaalaman na yun. Kasi meron sinasabi si Pablo sa 8 na meron kaalaman yung mga Kristiyano. Alam natin na yung mga Diyos nila hindi yung totoo. So, ang problema kasi, tinitreat yun ng bagong Kristiyano as handog sa Diyos-Diyosan. Pero sa mind nung kumakain dun, wala lang, ordinaryong pagkain lang yun. Kaya nga ang pagsettle ni Pablo sa issue na yun, nasa Bible, sa 1 Corinthians 10, ang sinabi na lang niya, kung bibili kayo ng pagkain, huwag niya itanong kung saan galing yan. Basta bilin nyo. Para wag nang maano yung budhi, di ba? Budhi ba nino? Kasi anong problema kasi? Kung ikaw may kaalaman ka, okay lang sa'yo yun eh, kung saan man galing yun. Oh, so what? Kaso yung budhi, nung nakakakita sa'yo, Hindi sila pinagbabawal dahil madudumihan yung budhi ng kumakain. Eh knowing naman kasi na powerless yung ano eh, yung pinaghandugan mo ano magagawa niyo. Mas dosan yun eh. Hindi so, naman parang, yun eh. How, it doesn't really matter. How come na magkakaroon ng power sa iyo yung isang bagay na di nag-exist? Correct. Oo nga. Problema kasi, matitint yung budhi nung nakakakita sa iyo eh. Parang sasama yung budhi niyo eh. Mm-mm. Kaya lang ayoko lang dyan sa aral na yan, ano, you are being held accountable sa iniisip ng iba. Yes. Like, yung sa duda ng iba, you're being held accountable, which is, it doesn't make sense to me. Dahil kung nakita niya na inassume niya na ano hain sa Diyos na inassume niya na ako yung kumain ng inihain sa Diyos, it sounds like it's a you problem, not mine. That's true. Maganda tong teksto ni ano, Potential EKD, muntik na i-text tong ano eh, tatanggalin niya halal. Kaya eh. Oh, tapos yung bawat nila lang ginawang tao, sinama yung tao. Pagkain yung pinag-uusap. Pagkain talaga eh. Panibalis. Malapit na eh. Nigising nga ako ng mga oras na. Inaabang ako eh. Akala ko ililip na eh. Sabi niya, kapatid na Luz, ano bang naiisip mo dito pag binabasa natin to? Pagkain po. Tama naman eh. Sayang, hindi tinuloy. Tapos pag abulo yan, nakabrip lang mga nagbibilang. San ba yan? Sa admin yata yan. Nakabrip lang? Nakabrip lang sila para sure na walang ibubulsa. Oh, talaga? Galing, ha? Paano pag babae? Puro lalaki. Ah, puro lalaki. Baka text sa fate nila yun. Siyempre, makakaisip yung merong gay. Eba. Brad, parang tumutumbok yata. Brad, naiisip mo, Brad. Tax ka, Brad. parang may tinatago ka dyan, Brad. Abuloy ba yan? Patingin nga. Uy, pwede pa rin magtago sa brief pa. Oo nga. Ayun nga, yung makapal. Sabihin, ba't ang kapal niyan, bro? Parang may tinatago. Patingin nga. Pinilot na, paikot dun sa... Pwede. Naking kabatch ko yung sa seminarya ng 2000-2001. Ah, worker ka rin pala, Brad. Worker siya.
6 years ako naging worker dyan. Nakwento niya nga yan sa GC. Wow. Oh, ano pong inabot mo? Nag-regular ka? Oh, half-timer lang. Regular na rin. Ayun! Regular? Wow! Galing. Inalay ang kanyang buhay. At kaligayahan. At kaligayahan. Parang kanta lang eh, no? Nagtinda-tinda ka rin, bro? Oo, bro. Kita kami ng lumpia. Lumpia? Classic lumpia. Kita kami ng lumpia. Alam ko rin, sinuspito ko yun eh. Ewan ko, wala nung balita nung kay Paruno yun. Sana may balsa mo mo yun. Gago. Ano eh? Masamang tao yun. Yun, yung paraon na yun. Napakasamang tao nun. Grabe. Ano yata siya? Minumura siya ni Best daw. Tapos, binabawi niya dun sa mga hawak niyang tao. Minumura niya din. Murahan forward. Di ba may pay it forward? May murahan forward. Tapos, sabi niya, natutulog daw siya sa graba. Oo, nahalala ko rin. Narunasan namin yun. Puta, na. Graba. Ano pa natutulog sa may tabi? Misa, sa tabi na ng halo. Grabe. Ano panahon na yun? December. Alamig nun! Alamig nun sa palit! Oo, December. December kasi yun eh, nung nirush yung ano eh. Yung nirush yung convention na yun eh. Ay, year-end pa, salamat to. Kailan to? 2004? Hindi, 2000... Batch kami ng 20... Batch 2000... 2001. Ah, 2001 pa. Ah, wala pa ako nun. 2001 nung naitayo yung oval eh. Ah, yung bagong stage. Grabe. Legit to. Legit. Hindi ko alam kung narinig mo kasi merong time na papasok si Bess sa chapel. Kasama niya yung ano sila Freeman, si Mataro. Marcos Mataro. Ayun, lagi niyang kasama yung mga 'yon. Tapos nagmura sang lakas, dumadagon pel sa labas. Minura niya si Manalo. Sabi niya, "Okay nang ina mo Manalo." Tapos sabi ko, "Shit, ano to? Ano tong pinasukan ko?" For you, a mangaral to say that. Mali, di ba? Hindi ko pa naririnig si Bis mo, ano, magmura ng PI. Wala pa niya. Tinotime na yun siguro, pagkangal. Hindi recorded yung mga yun. Saka yung term niya na PUKI. Sinong mangaral lang, di ba? Ah, totoo pala. Ah, may half-truth pala sa comics. Ganun din pala magmura si Bis. Oo, tsaka na, ano yan, nakwenta yun ng classmate kong INC. Na yun nga yung poking ina. I was not believing it before, pero it was actually Lako, true. Hindi ko makakalimutan. Akala ko hanggang bobo gago lang si Bess. Gaganyan din ba? Eh, so na pala yung ganong mura extreme. Dati. Akala ko preset lang na uso yung ganon. No, oh, tagal na. Yung ang lutong talaga. Yung poking ina. Poking ina. Matagal na yan. Oo. Hello, recent lang. Hindi, dinirinig ko yun sa ano, maliit pa ako eh. Pag yung mga adults na super upset, they really say that. Lakas palaga ng boses ni Best noon. Yung pag sumisigaw siya sa expo, ganun ang sigaw niya, minura niya si Manalo. Naging saka extra. Yung ano, isa rin yun, no? Sa himnaryo din tayo. Kung magbabase tayo dun sa himnaryo natin, sa MCGI, meron din katulad, yung tono lang naman yung kinuha. Yung standing on the promises of Christ my King. Ayan. Ako nga, ano? Oo. Familiar ako. Galing po yan sa Mission Christiana. Pati yung awit sa abulo yan, yung tono, hindi rin naman MCGI. Hindi rin original yan. Okay. Lumapad sa liwanag ng pag-ibig. Naglayi ng tuwa sa puso't tintin. O, diba? Patuloy mo ng masakit. Ang ahantong ang langit. Hayot lakbayin ang matataas na salungahin. Tulong ni Kristo ay laging sa atin. I-play nga natin yung awit sa abulo yan. Anak ng teteng. Meron nga yun sa pambata. So, walking with Jesus. Walking every day. All along the way. What the fuck? galing po yan. Mission Christiana po ang pinagmulan niya. What the fuck?
Ayun. Sa mga nakikinig, i-search nyo rin Mission Christiana. I-play nyo po yung awit sa abulo yan. Tingnan nyo. Oh, basta yung mga ano kasi. Ano kasi, hindi. Ugali ng mga iglesia protestante talagang maghiraman ng mga ano imno. Ugali naman ng mga iglesia protestante yan. So, normal yan sa mga protestante. Akala ko sa mga kulto. Hindi naman. Hindi. Yung mga kulto naman kasi nagda-divert yan from ano, mainline protestant. Pero mga protestante sila nung una. Si Manalo, protestante yan nung una. Kinikilala yan ng mga ano. Makasapi nga siya ng mga iglesia protestante. Pero nung nagturo si Ginoong Manalo na siya daw yung sugo, ayun. Nagalit yung mga ano. Nagalit yung mga iglesia protestante sa kanya. Bingan niya dati si Kristo sa Pilar Arcangel, isa lang dati. Oo. Alala ko yan. Pasalamat yung Voltes 5. Voltes 5. Yung Voltes 5 na adaptation. Ay, ito pa. Meron pa isang kopya na himnaryo. Meron akong kopya rito. Kaya hindi nila pwedeng ipagmalaki na sila ang original lang ito. No? Ito pa. Baka ano ba? Ito, pakinggan ninyo kung ano. May merong kapat katulad eh. Sa pinto anong puso naroon si Jesus. Kamay na may butas ang itinutulong. Alam ko yan ah. 77 ay aking pinapasok at inanyayahang manirahang lubos. Iglesia ng Diyos. Ayan. Yung hayo na tating lapitan. Oh yeah, battle him. Battle him of our public. Ano yun? Kanta yun yung ano, American Civil War. Meron din version na 1901 yan. Oh my God. Jesus, hallelujah. Hallelujah sa iglesia. That was ano? Patriotic song yan ng ano, era ng ano. May tatanong ako about dyan sa Mission Christiana. Gumagamit kayo ng instrument o anti-organ kayo? Gumagamit po ng instrument. Bukod pa yung sinasabi mo na anti-organ. Yung acapella lang. Nung nag-secretary ako, tapos mga ilang buwan, palagi mo naman sinusulat yung pangalan nila. Nami-memorize mo na sila. Nakikilala mo na sila. Nakakasalamuha mo na sila. Tapos, minsan malalaman mo din yung mga sikreto nila eh. Totoo, kasi may mga kapatid na out of nowhere i-share sa iyo kahit 'di ba sa aral ng MCGI hindi ka dapat magsasabi ng mga ganyan, i-share, ilalabas mo yung dumi ng iba o bawal ata yun. Paano sinasabi nila elder sila, pinag-uusapan nila yan and take note may mga kabataan sila na pinapartner. What? Pinag-prepare nila, pinag-uusapan, uy, si ganito ganyan, bantayan mo yung ano mo, bata mo, parang ganyan. Sabi na, ay no, baka mayroong something ganyan. Pinag-uusapan nila. Binibigyan nila ng issue kahit walang issue. Sino yung nagpa-partner-partner yung mga, ano ba yan, marites sa lokal? Sa mga marites na mga elder na mga babae, may matatanda na. Yung iba medyo, mga may asawa na, na mga worker din. Tapos, nasali kasi ako noon, tapos tawa sila ng tawa, tapos tahimik, dalawa lang kami nakabataan noon. Medyo may edad na din kami, so medyo parang wala, okay lang sa kanila, nagjo-joke sila. Tahimik lang adult kami dalawa. Adult na kayo? Adult na, di na kami KMC. Tapos, nung ganon na situation, napaisip ako, ba't sila mismo gumagawa sila ng issue sa isip nila? Ba't nila ini-issue yung kabataan doon sa isang kabataan, ganon? Sila lang din yung nagagawa ng problema. Oo. Pinag-iisipan mo ng masama. Tapos yung mga, kadalasan kasi pagtahimik eh. Yung mga tahimik na kabataan, yan talaga yung may yes. Oh, anong ligaya na... Pero madalas na lang ako sa lokal. Pero marami din ako sikreto. Marami din ako masikreto that time. Pero alam mo yun, masisense mo yung tao kapag pagtahimik talaga. Iba talaga pagtahimik. Yun. Pagtahimik, ano? Malibog. Typical lang na yun. Stereotype na. Pagtahimik daw, yun daw yung malibog. Totoo din kasi. Lalo na yung mga kapatid na babae, mga deprived. Deprived sila. Tapos meron yun din. Nakakita ng tea. Yung elder na mula. The more you suppress. Ayun. Ay, Brad Dom, feel free to talk ha.
Hamunin ni Brad Dom si ano eh, si Yuli. Yon. At anytime ha, hamunin mo. mga bro, salamat sa juice. Yon. Yon. Magbabalik. Nag-attend lang ako dito kasi gusto ko siyang hamunin. Kasi halatang-halata na mali si Brad Ellie, di ba? Di ba nakasulat sa Biblia pag ang mga ngaral ay nagsasabi ng hindi katotohanan na hindi sa Diyos? Pulaan. So, ano pa ba ang dapat ipaglaban nila? Nagkamali na yung propeta nila eh. Basahin natin yung Deuteronomy 18:22. Alam naman yan ni Rain siguro. Ayan, kapatid Rain. Na Rain. 18:22. Ayan. Sige ako na magbabasa. Teka, ako na lang. Sige ka na. Yeah. Sige. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinasalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. Uh-huh. Diba? Ano bang pinaglalaban ng mga kapatid ni Yuli ngayon na si Yuli ang kanilang mga ngaral? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Diba sinabi ni kapatid na Eli na ang papalit sa kanya ay kasingusay niya. Nangyari ba? Hindi. Hindi. Oh, hintayin mo. Worth it pa bang ipaglaban? Worth it pa bang ipaglaban ni Yuli ang nangyari? Nagkamali na nga yung propeta niya. Worth it pa ba yun, Yuli? Maawa ka sa mga membro ng MCGI. Ano? Pakawalan mo na sila. Huwag mo silang lasunin. Huwag nilong lasunin ang mga utak nila. Kung mahal mo ang mga kapatid, nagkamali si Brad Ellie ng pagpili ng puno. Ang puno na nilagay niya ay hindi sumasang-ayon sa aral ng kapatid na Ellie. So, ibig sabihin, si kapatid na Ellie ay bulaang propeta. Okay. Ano, maganda so, rin ang hamon ko sa iyo, Yuli. Simple lang. Magdebate tayo regarding sa halal na pagkain. Kahit saan. Makto. Gusto ko topic. Ay, isama mo yung Dominic. Ano. Oo. Brad Dominic, isama mo sa hamon mo, si Onesimus. Yung nag-file ng ano. Actually, mas magaling ba si Onesimus? Ay, saan ba tayo ng Chicken Joy? Yan. Nakapaghamon ako kay Yuli kasi naawa ako sa mga kapatid. Ayan, nahamon na. Eh, may inaantay pa nga tayo kay Yuli eh. Yung tunay na bilin. Wala pa. Nasa VHS pa. Yung all words sa DVD. So, shout out again kay Ijenwell kasi ewan, nakatulong talaga siya akin mentally. Na nakausap ko siya. Tapos, na ano niya din sa akin yung Broccoli Podcast. Soon, manonood ako nung ibang ano, kasi hindi ko pa napapanood. Message ko is, fuck MCGI. Tinalo yung ano, last message ko. Fuck MCGI. Ako, ano lang eh, there's more to life than MCGI. Tinalo ni Sisman. MCGI. Yung wala talagang panghahawakan kasi yung sa akin mismo nang galing, yung person na hindi ko masabi direct eh, yung baby, something ganun, na kailangan kong mag-move on about doon. Eh ano ngayon eh, this month dapat mga anak na ako. Thanks, po. Nararamdaman ko yung pain. Kasi pero, babae ako. Pero at least, ang importante is yung nag-move forward ka. Huwag ka mag-stay dun sa lugar na sinira ka. Totoo. Life goes on. Now, group hug. Virtual hug. Sige, virtual hug. Okay. Sige, ako naman. Last na. Exit MCGI as soon as you can. Yun lang ang masabi ko for today. Para kasi yung progress mo sa buhay, pagka the longer you stay there sa isang cult, yung progress mo sa buhay, hanggang doon ka na lang. So, ang happiness, malaking ambag dyan yung ano eh, yung money, yung mga decisions mo sa buhay. So, let's just be happy and fuck MCGI.
Yan lang. Yes. Eh, kasi po, Brad, di ba, pagkakatipon, meron siyang iniiba na dati, mga kapatid, ang unawa natin sa ganito. Ganyan. Pero hindi pala ganun. Kaya salamat sa Diyos na unawaan natin to. Di ba may mga ganun si Bad Eli palagi? Kaya may iba talaga. Ang ginagamit yung talata nun, yung Isaiah 29:24. Silang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Ayan, Israelita, Israelita. Inangkin nila yung talata na yan. Which is, kung pag-aaralan mo nga siyang maigi, silang nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Nagtanong si Soriano sa mga KNP. Sabi ni Soriano, ano ang inyong ano rito? Ano ibig sabihin nito? Sabi niya ganun. Sumagot yung mga KNP, iba-iba ang sagot. Si Sisbe sumagot din eh. Iba-iba yung mga sagot. Pero ang sagot ni Soriano noon, hanggat hindi pa natutupad ang salita, natutupad ang hula, tuloy yun, continuous yung hula. Which is, nung maisip ko, sabi ko ka ako, mali. Kasi kung continuous yun, di continuous din yung mapag-upasala kayo. Continuous din yung lagi kayong mali ang diwa ninyo. Oh. Diba? Lalabas, oh, kukontra kayo dun sa sinasabi ni Pablo na hindi kayo nakakaabot sa pagkaalam sa katotohanan. Ganun ang mangyayari sa inyo kung tinutupad nyo sa sarili niyo. Kasi may nakasulat din dun eh, silang mapag-upasala. Hindi araw-araw ka mapag-upasala. Oh my silang gosh. Silang mamamali. Hindi araw-araw. Ganun yun. Ang huling alam ko na nag-abuse siya, nung ginawa akong ano sa Murong Star, ginawa akong front desk receptionist doon. Okay. Itrabaho din ako kasi ako dun eh. Front, ayun, siguro may sweldo na. Wala pa rin. Sorry, wala pa rin talaga. Binibigyan nila ako ng ano, gusto nila ako maging ano, tubero. Dahil yun, may sweldo daw talaga yun kasi hard labor talaga yun. Sabi ko, call center agent ako, dinilagay nila ako doon sa front desk. Napuputol si Frontex, no? Hindi nagbabayad na internet. May paksa kasing ganon. Yun nga, sabi ni Brad Eli, nakapunta ka na ba ng Paris? O ng ano, Germany, hindi pa. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sa 1,000 years, kahit saan ka pumunta, pwede pang ano, i-assign sa'yo, itong bansa na to, ikaw mag-ahari dyan. Oo, ganun. Yes, delusion po, teks. Humihigit sila sa nasusulat. Nako. May nakasulat bang ganun? Eh, yan ang palusot na lang nila eh. Yan na lang yung palusot nila. Meron pa nga silang aral dati na, eh, totoo yung sinasabi ni Brad Broccoli, na pag nag-ahari, kasama ka ng nabuhay na mag-uli sa 1,000 taon, pwede kang i-assign sa Saudi Arabia, pwede kang kinuron, pwede ka makarating doon. Actually, kahit di ka na nga raw sumakay ng aeroplano eh. In paano yung dilipad na? Ano yung teleport? Teleport na lang, gaganoon ka na lang. Ah, baka kay San Goku. Dragon Ball pala. Sabi, hindi na kailangan yan kasi nga, maluwalhati na yung katawan mo eh. Sabi nga nila. Ayan yun, yung false hope yun eh. Tapos, makakasama ka sa buhay na mag-uli. Sabi ko nga sa mga kapatid, tingnan ninyo, pagdating ni Kristo, alimbawa, totoo man, ano, dumating si Kristo, tapos na buhay na mag-uli. Alimbawa lang naman, totoo, tingnan ninyo, peke kayo ni Soriano dyan, mananatili kayo sa libingan, walang buhay na mag-uli. Yan ang sinasabi. False hope yun eh. May isa pa, yung babalik daw yung mga dinosaurs. Naalala nyo yan? Parang ayan, yung mga dating bagay, mga hindi nyo pa nakita, yung mga dating bagay, ibabalik. Restoration ng word. Restoration ba? Matatapakan yung ano? Matatapakan yung convention center tsaka yung MCGI chapel. Sa opposite. Eh, kaya nga hindi nagkasabay yung tao tsaka dinosaur eh. Hindi pwedeng magkasama eh. Eh, makikita daw natin yung mga dinosaur. Yeah, Toby. Pauub. Big sabihin pala nun, ano, kapulan. Big sabihin, patuloy na kapulan, no? Jurassic World pala yung apalit, no? T-Rex. Hinabol ka ng T-Rex.
Visit. Hindi ba nila nare-realize yung delusion na yan? Like, para kang, para kayo talagang nagpapantasya niyan eh. Hindi, it blows my mind na nung mga panahon na yon, dati nung pinapaksa yun, may konting, diba ako my mind, may konting duda na ako kasi parang yung usapan nagiging ano, fantasy. Yes. Alam mo yon yung unicorns, leprechauns, and fairies, ganun ang ano eh, pakiramdam ko dun eh. doon pinag ano, hindi na pinagbawal ang pag-inom ng alak. Tuwang-tuwa ang mga kabataan noon. Ano 'yun eh, sabi ni Danny Navarez sana wala na lang ganyan. Sabi niya tinutulan niya 'yung sinabi ni Soriano. Okay lang 'yung mga kapatid na umiinom ng alak, 3% lang. Tapos sabi ni Sis Luz, sabi niya, o sige ha, tigi isang bote lang mga kabataan ha. Pagkasabi ni Sistus na isang bote lang, naku po, bakikita hiyawan mo sa convention, kabataan, hiyawan. Sino dumanon? 3%. Pero kami, pag bumili kami, kasama yung isang kasama kaibigan ko na kapatid din, matagal din kapatid, doon kami nagiinuman sa, ano, sa gilid ng convention. Meron silang ano, video, tatag namin yung bote ron. Hindi naman kami may ganyan pa lang panahon. San Miguel flavor beer. 3% lang yan. Oh, okay. 2017, 2016 lang yata yun. Mga ganun taon lang siya. Oh, medyo recent. Inactive ngayon po kasi meron ng 0% eh, na beer eh. Alam ko oh, meron na po 0%. Meron na. Oo. Mga Cali, diba? Ibenta kasi sila dun sa ano sa yung sa kanilang ano yun yung salut. Ah, salut. Benta sila ng ano dun, ng alak dun. Totoo. Oo, yung ibenta sila ng alak dun. Eh kaya lang ano yung panglabas lang sa panglabas eh, sa tagalabas. Oh. Tapos sa palit pero convention talaga meron, meron talaga. Yung kasama ko nga eh sabi hindi man ako nalalasing Brad pero lasing na siya. Malalasing ka rin doon. Nakakalasing yun. Pero pag ang kapatid po may sari-sari store. Kapag ang mga kapatid po may sari-sari store bawal magtinda ng alak at sigarilyo. Mm-hmm. Pero pag sa salut pwede. Oo nga. Double standard. Yeah. Diba yung ano, yung huli nating guest, ay sino ba yan? Si Brad Christian ba yan? Sabi niya, ano, sabi ko, bibigyan kitang ano, halal na pagkain. O Chicken Joy, ano, ano gagawin mo? Kakainin mo ba? Ibibigay mo o tatapon mo? Sabi niya, tatapon ko. Kasi kung mm-hmm alam mong makasama sa iba, ba't mo pa bibigay? Mm-hmm. May nabanggit si Kuya dati sa pulpito. Sila daw mga MIC ano daw, may no rice challenge daw. No rice challenge? Eh ang pagkakaintindi ko rin, nag-guess ko siya. Hindi, RISE, no rice. Ganun. Ah. Siguro mga kakaunting kapatid lang yung nakagets nun, pero ako nag-guess ko. Sila daw no rice challenge. No sex, basically. Oo, ganun. Pag may mga gawain. Parang camel toe lang, ha? Mahilig sila sa ganyan. Yan ang hiwaga ni Kuya. Kabastusan. No rice. Alam mo ba yung paan ng kamelyo? Ang ganda pa ng boss. Pagkapag. Eh, paano si Kuya? Palaging may, ano, pagkakatipon. So, oo. Ano, ay, di ba? Sabi ni si Stephanie, before ng destino, bawal, no gerger. Oo. Oo. So, baka ma-imagine mo daw yung last pantutan niya nung asawa mo the night before kayo. Kasi Daniel, di ba bawal sa lalaki pakat ano, yung damit. Kasi nga, yun nga, sabi ni paano kami? Talong nag-video. Eh, mayroon siyang suot dati. Nag-isod ako eh. Mm-hmm. Sa nagpa-picture. Tapos may suot siya. Mahapit yung suot niya. Bakat yung dede niya. Tapos yung talaga. Bakit talaga? Ay, sorry. Say-say-say. Hindi, sige. Tuloy. Bakit talaga? Sabi ko ako, ba't itong taong to eh, pinangangaral. Tapos siya naman, puporma-porma sa harapan ng camera. Tapos, pit yung suot. Tapos, bakat yung ano niya. Yung kanyang napansin ko lang kasi talagang si Daniel Rason. Daniel Rason. Si Daniel. Ah. Yeah, nagsusuot ng tube sa lokal. Kita cleavage. Loko ka, isa-sensor ko na naman yung sinabi mo.
Pati yung mga madre, kapag nakaramdas na sila ng mga urge na ganun, ano sila, nagkukulong sila sa isang lugar, nanalangin sila, tapos pinapahirapan yung sarili nila. Uh-huh. Para maalis lang yung urge ng sexual sex sa kanin. Yung hirap kapag pinipigilan. Kala ko nagbabike eh. Yung mga madre pag nagbabike yan sa lubak. Para madampi yung ano, yung clit. Ni sister. Yun pala, marami pala. Eh, kung kayo ang tunay na iglesia, karamihan pala mga mahihirap. Eh, bakit hindi mo tulungan yung mga mahihirap? Amen. Eh, mag-transparent kayo ngayon sa loob ng iglesia ng, sa MCGI. Eh, mag-transparent lang tayo. Magkatotohanan lang, tingnan niyo ang dami pa rin mga gipit dyan. Ang dami pa rin mahihirap na mga kapatid. Samantalang itong si Daniel Rason, nandun sa kanyang ano, nandun sa kanyang mansyon, nandun sa kanyang mga businesses, ano, nagpapakasasa siya sa pagpapakasarap. Samantalang hindi niya inaalam ang kalagayan ng mga kapatid. Diba meron ganun talata sa Bible? Meron ganun talata eh. Alamin mo ang kalagayan ng iyong bakahan sa kawikaan yun o sa awit. Alamin mo. Diba, huwag mo ipaubaya lang sa KNP mo, mga KNP mo, ikaw rin mo nagsabi, tamad yung mga KNP mo. Ikaw, sa'yo rin nang galing yun. Inutusan mo si Sunny Catan, hindi naman kumilos si Sunny Catan, nag-utos din si Sunny Catan. Tapos ngayon, isinasabihan mo na hindi dapat ganun. Diba, ibig sabihin, meron talaga sa ganun, sa MCGI, kung totoong iglesia kayo, kung totoong sinusunod ninyo yung sinasabi na mas ibigin ninyo ang kapatid, kaysa sa mga hindi kapatid, dapat matupad sa inyo yan. Eh kung ano nga lang, kung susundin natin totoong-totoo yung tunay na iglesia sa Bible, merong sa panahon ng mga apostol, yung kanilang mga pag-aari, hindi nilang inaaring kanila. Hindi. Yung pag-aari ko, pag-aari mo. Hindi, mga mayayaman ngayon dyan sa MCGI. Kanya lang yung kayamanan niya. Kanya lang. Kung totoong iglesia kayo, tuparin ninyo yung utos na yan. Diba? Para matupad ninyo ang kautusan ni Kristo, para matupad ninyo, magpasanin kayo ng pasan ng bawat isa. Eh, ang tanong, alam mo ba, Daniel Rason, kung ano yung pinapasan ng membro mo? Alam mo ba? Transparent ba sa'yo yan? Nire-report ba sa'yo ng KNP mo yan, ng mga manggagawa mo, ng mga diakono mo? Eh, yung mga diakono mo mismo at mga opisyalis mo dyan, eh, pag katulad yung sinabi ng isang kapatid dito nung nakaraan, yung babae, sino yon? Eh, mas marami pang mga marites sa lokal. O, diba? E di, ako lang, ano lang, medyo sinasabi ko lang sa loobin ko. Alam ni Ator dito kasi, lahat kayo mga kapatid, alam nyo, na yan ang katotohanan na nangyayari sa loob ng MCGI. Yan. Dapat, Daniel Rason, i-transparent mo lahat yan. Transparent mo yan. Pero yun lang po. Opo, opo. Ah, bakit naman po kaya? Sa palagay nyo kaya ba, Tori? Bakit po kaya? Eh, hindi pa bura sa kanya yun eh. Hindi buwasan yung kayamanan niya. Yun lang. Yun kasi nasabi ko. Opo, totoo po yan. Kasi nga, ang mangyayari... Walang pwedeng pumilit sa kanya yan. Kasi isa siya sa mga, umaga, sa mga tagapagmana, di ba? Apo, totoo po yun. Totoo po yun. Iba na rin kasi yung panahon ngayon. Kasi dati nung sinabi ni Pablo yon na yung pag-aari ko, pag-aari nyo. Kasi hindi pa naman mahigpit eh. Ngayon kasi kung sino yung nakapangalan sa title, kanya lang talaga yun eh. Mahigpit yan eh sa lupa. Diba, yes, Torny? Yes, yes po. Masisira yung dynasty. Dapat si Aaron. Kung si Aaron kasi si Daniel Rason wala siyang anak talaga na ano na biological silang dalawa ni wala silang ano. Lahat po yun ampon. Wala si Aaron si Arling. Oh, yung muling buntis siya nakunan siya. Hindi marami siyang beses, mga ilang beses siya nakunan. Parang hindi ata maganda yung kanyang pagbubuntis. Oo. Kasi parang they're in the mid-30s na. Nung ay, nung nagpaano sila? Nung nag-pangato. Kaya may legally adopted naman. This is wish yan, kung walang ano. Sinabi din sa akin ng mga kasamang manggagawa yan na malalapit kay Daniel Rason. Sinabi ko lang sila. O sabi, cheese wish. Si Willy Boy. Sige.
Madami pa lang ampunan diyan na nangyayari, no. Oo. Pili na kayo. Pa, pa. Pedro Del. Maintenance ako, kuya, lang. Okay na, okay, Josel. Ganun-ganun lang ako. Daddy! Okay din! Oo, okay, ganun lang kayo. Gutom na ako, Daddy! Vegas yun, oh. Vegas, susugal-sugal ka lang na. Daddy, puta tayo Vegas!